Mr. Chairman, gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Para malinaw lang po. Your Honor, yun nga po ang nakakalungkot kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa Sibuyas? Sino yung sinasabi mong nagsasabotahe sa inyo? Or you don't have any name which you can give to us? Hindi mo pwedeng pangalanan at hindi mo pwedeng bigyan na sinasabi mo may nagsasabotahe sa iyo. That was your opening statement. And you have not answered that question. May maibibigay ka bang pangalan? Your Honor, ang sinasabi ko pong sinasabotahe ako ay yung pagsira sa aking pangalan. Okay, so pala, okay. Sino yung sumisira sa iyong pangalan? Let's be direct. So siguro pa po pwede po natin makita sino po ba talaga yung mga tao okay. Na nandun sa meeting. Hindi mo alam kung sino ang sumisira sa iyong pangalan. Sa ngayon po, siyempre, hindi ko pa po talaga masisigurado na sila yon. Pero nga po, mas clarify po tayo na, Your Honor, ang sinasabi ko po, sinasabotahe dahil nakikita mo ninyo naman po kung paano po kami, kung paano po nilang sirain ang aking pangalan. To refresh your memory, do you remember that I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders? Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing, way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. To at least shed some light with regards to yung nagiging problema na po natin dito sa Sibuyas. Kasama po natin ngayon si Miss Lilia Cruz. Kayo po ay nababanggit po ng madalas, so ito ang pagkakataon po ninyo na makapagsalita rin po. Pwede, Ma'am Lea, pwede po bang mabanggit ninyo yung inyong organisasyon sa pagpapakilala po ninyo? Sorry. Sige po, ma'am. Naka-off po yung mic po ninyo. Sorry po, Your Honor. So, pasensya na po kasi talagang sa sobrang tagal na talagang binubugbog po. Hindi po talaga maiwasan. So, talagang yung situation po kasi, kaya nakikilala ko na nga yung pangalan ko. Ako, si Lilia Lea Cruz, isang agripreneur. Meron po kami organization before na talagang ito ang tumutulong sa ating mga farmers. Pero ito po ay dahil sa issue na nagkaroon ng problema, ito po ay talagang hindi na ganun ka-active. So ito po yung vegetable importer, exporter, vendors and farmers association of the Philippines. So sana naman po yung mga nagbibintang po talaga dyan ay lumabas. Yun lang naman din po yung pakiusap ko para ito pong problema natin na kinakaharap na naging situation sa pag-spike po ng presyo ng ating pinag-uusapan ngayon ay napakalaking tulong po dito sa ating mamamayan dito sa ating bansa. Kasi hindi po naging makatarungan itong pagkakaroon ng napakalaking problema na sinabotahe magmula buwan ng Agosto hanggang buwan ng Disyembre ay talaga pong sabihin na natin na sabotahe ang ginawa nila at sinadya po ito. Ako po, willing po ako sa kaya ng aking kaalaman ay willing po akong makipag-cooperate dito po sa ating committee hearing. Yun lamang po at ako po ay talagang natutuwa at wala po mapagsidlan ng tuwa dahil ito po sa tagal na ng panahon at pagkakataon na talagang sinisira ang aking pangalan ay nagkaroon na rin po ng katuparan na makaharap po dito at haharapin ko kung ano man po at sino po yung mga taong ito. Maraming salamat po. Sir Chairman. Maraming salamat. Yes, the Honorable Konhun is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Para malinaw lang po. Your Honor, yun nga po ang nakakalungkot kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa Sibuyas? Mr. Chair. Thank you. Yes, the Honorable J.J. Suarez is recognized. Yeah, just a point of clarification on the statement issued by
Ms. Lea Cruz. She mentioned two words, sabotaje and nila. Can we just get a clear picture kung sino sila at ano yung sabotaje na sinasabi niya na nangyari nung panahon, nung buwan ng August? Anong po, buwan po ba ang sinabi niyo? Yes, Your Honor. Month po, month. Month, oh. Can she just expound? Because I don't know who sila is. And can she further elaborate on the supposed pagsasabotahe na ginawa sa industriya ng sibuyas at bawang, Mr. Chair? Yes, salamat Kong JJ. Ma'am Lea, yung inyo pong ano, tugon po doon sa katanungan. Your Honor, ito po ay malinaw na malinaw naman po doon sa naging sitwasyon natin dahil ang ating pong ahensya ay nagkakaroon po sila ng talaan na kung saan meron po silang pino-forecast kung ilan po ang ating mga supply na available sa ating mga warehouse. So siguro po meron po ditong tamang sasagot dito po sa situation na to na ito po ay documented at ito po ay sinasubmit at pinipresent po every time po na nagkakaroon po ng mga meeting. Just a follow-up, Mr. Chairman. Yes, the Honorable PD. Well, I have been hearing the question as well as the answer. Ang tanong lang ng ating kasamang Congressman Suarez, sino yung sinasabi mong nagsasabotahe sa inyo? Or you don't have any name which you can give to us. Hindi mo pwedeng pangalanan at hindi mo pwedeng bigyan na sinasabi mo may nagsasabotahe sa iyo. That was your opening statement. And you have not answered that question. May maibibigay ka bang pangalan? Ito pong pangalan na sinasabi po natin ay makikita po ito pag nagkaroon po tayo ng presentation na manggagaling po mismo dun sa ating ahensya na kung saan sino po yung talagang ahensya. Ma'am Lea, opo. Ito po ba ay tinutukoy ninyo ang Bureau of Plant and Industry? Opo, yes po, okay. Kasi meron po silang regular na meeting. Meron po silang sinasubmit. Meron pong computation. Meron po tayong presyo na during dun sa panahon na yon ay meron pong napag-uusapan. Siguro po mas maganda po na mismo po para po yung tama po na report at tama pong mga information ay masaktuhan po natin dahil mismo sila po ang kaya makapagbigay ng mga nabanggit po natin. Mr. Chairman, just a follow-up. Sinabi mo kanina na ikaw ay sinasabotahe. Tama ba ang aming conclusion na ngayon, bagamat may allegation ka that there was a sabotage against you, you don't know any person na nagsasabotahe sa iyo, or you don't want to disclose the names of these persons? Your Honor, ang sinasabi ko pong sinasabotahe ako ay yung pagsira sa aking pangalan. Okay, so pala, okay. Sino yung sumisira sa iyong pangalan? Let's be direct. So siguro pa po pwede po natin makita sino po ba talaga yung mga tao okay. Na nandoon sa meeting. Hindi mo alam kung sino ang sumisira sa iyong pangalan. Sa ngayon po, siyempre, hindi ko pa po talaga masisigurado na sila yon. Pero nga po, mas clarify po tayo na, Your Honor, ang sinasabi ko po, sinasabotahe dahil nakikita mo niyo naman po kung paano po nilang sirain ang aking pangalan. And yet, alam naman po natin yung ating mga inventaryo, kung sino may mga hawak na stock, na kung saan magpapakita po yan ng report doon po sa inventaryo ng ating kung saan ahensya yung pong nagre-report. Yeah. So, final question, sa madaling salita, wala kang masasabing sino mang tao. Yes or no? Sa ngayon po, no. No. At posible ba na alam mo ang tao kaya lang ayaw mo sabihin ang pangalan? Kami po ay nagkakaroon din ng sariling confirmation po muna at ito po ay ibibigay ko po sa inyo in written pag ito po ay na-confirm namin. At gano'ng katagal bago mo makumpirma para hindi namin asahan ng mahabang panahon ang pagbibigay mo ng mga dokumento? Siguro po, pagbigyan nyo lang po ako sa susunod na hearing, baka magkaroon na po ito. Kasi po, kailangan ko din po silang i-validate based po sa mga report at based po sa nakikita ng mga ating mga task force. Okay. Just to refresh your memory,
Do you remember that I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders? Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing, way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. Natatandaan mo yon? Yes po, correct ko lang po kayo, Your Honor. Not onion queen na sinasabi nila. Garlic po yan po, Your Honor. Ah, garlic. Not onion. Yes, Your Honor. No, that was an onion investigation. Okay. Okay. I'll just read a portion, and this is a public document. Whereas, according to Volunteers Against Crime and Corruption, Council Attorney Ariel Genaro Javid, the only companies that were given importation permit by the PBI were limited to companies owned by the driver, clerks, and other household of Lilia Cruz. And this is importation of garlic and onion as early as 2014. And in that particular case, you also mentioned that there was a case filed against you before the ombudsman regarding this issue. My question is, what happened to that criminal case before the ombudsman? Your Honor, nakapending pa po. Kasi yung kanilang pinipresent na kanilang mga tawag dito, witness, ay lagi pong hindi available. Pending for investigation? Yes, Your Honor. Thank you. May I recognize Kong Dante Marcoleta to be followed by the Honorable Ria Vergara for their quick clarifications. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, itong pagdinig na ito is about hoarding. Ngayon, nakoconcentrate po yung ating pagtatanong kay Mrs. Miss ka ba o Mrs.? O Mrs. Lea, siya po ba yung hoarder? Hindi po, walang biro. Kasi ang alam ko, kaya ako dumalo rito, naharap tayo sa problemang pag-hoard ng sibuyas at saka bawang. Eh, kanina pa ako nakikinig, parang sa kanya po nasesentro ang usapin. Eh, gusto ko malaman kung siya yung hoarder sapagkat kung gano'n ay talagang sa'yo mapupunta ang usapan. Kayo ba ang hoarder? Hindi po, Your Honor. Hindi po, kasi sa tanong ni Congresswoman Garin kanina, sabi niyo farmer kayo eh. Pero ang nababalitaan po namin, eh, pinupuntahan niyo yung mga farmers na nagpo-produce ng ano, kayo ang nagpipinansa kanila. Kaya akala mo farmer kayo, pero kayo yung nagbibigay ng financing sa mga farmers na nagtatanim po ng sibuyas at saka bawang. Tapos kayo po yung bumibili. Pagkatapos nawawala po yung binibili nyo hanggang sa walang mabili. Ganun na nangyayari. Sabi nyo kanina ang presyo po, Mr. Chair, narinig ko. Sabi nyo yung presyo ng sibuyas ay dikta po nung production cost nila. Tama ba yun? Ibigyan kita ng halimbawa, nagtanim po ako ng sibuyas. 3,100 square meters po. Siguradong alam mo, dahil ikaw marami kang kausap ng mga farmers. 3,100 square meters. Nice square meter. O nga. Ang aking production cost ay 63,000. Magkano na dapat magkano mo dapat bilhin per kilo? Ano? Pag po, kung 3,000 square meter ang inyo po nga, kung 3,000 square meter po, Your Honor, ang sinasabi niyo po na kukunti lang natanong, hindi naman ako maraming lupa, kukunti lang. Gusto ko lang magtanim para makatulong ako sa ekonomiya natin. Sige, binenta po. Ko po noong January 28. Ngayon, kung talagang sa production cost ang basihan, magkano dapat na binili sa akin per kilo? Kasi po, ang production cost po ngayon dahil sa pagtaas ng ating mga inputs, umaabot po ng depende hindi po sa... Hindi nga, 63,000 nga, binibigyan na nga kita eh. 63. Fertilizer, land preparation, yung nilinis mo, pagkatapos dinidiligan mo, lahat na. Kinuwenta ko po, 63,000 lang ang production cost. Magkano dapat binili? Kung 3,000 square meter at 63,000 po ang cost of production nyo, dapat po okay na po ito sa 35 pesos per kilo if 63,000 po
Kasi so meron, meron ka pa pong ano dyan eh. Meron so ka babayaran pa mo pala ng 35 pesos per kilo yung aking produce. Kung ano po. Opo, nag-base po kami sa production cost eh. Yes po. Kaya nalulugi ang mga partners eh. Alam mo bang binenta, alam bang binili sa akin, Mr. Chair, 150 pesos per kilo. Masaya na ako dahil kumita naman ako ng konti. Mm-hmm. Kaya pala namamatay ang mga partners eh. Mali ka eh. Mali ka talaga. Mr. Chair, ang gusto ko sana ng tanungan natin ganito. Meron bang ahensyang nagmo-monitor kung anong consumption ng ating mga mamamayan? Halimbawa, sa isang taon o kaya sa isang buwan. Meron, para alam natin, kasi kung hindi po natin alam kung magkano yung demand, ilan ang consumption, hindi natin alam kung anong dapat nating i-produce. Kanya nga magkakabali-bali ho eh. Meron po bang, halimbawa, yung Bureau Plant Industry, kayo po, alam mo ba, meron ba kayong forecast kung ilan ang level ng consumption natin sa isang taon o kaya sa loob ng isang buwan? Meron ba kayong monitoring? Sir, actually po, we are also basing po dun sa ating pong PSA. Hindi, kanina sinasabi mo lang eh. Ang tinutukoy mo lang, ang minomonitor mo lang yung mga importers eh. Hindi mo alam ang traders eh. Kanina sinabi mo eh, kung hindi mo alam yung sa traders, ang binomonitor mo lang yung mga importer, hindi ko nga maintindihan kung bakit yun lang ang trabaho mo. Paano yung supply? Paano mo namomonitor yung supply? Actually, sir, meron din po kaming kasama sa DA, yung sa high-value crops po. Hindi nga, magkano nga yung consumption? For example, tanungin kita ngayon. Magkano yung level, karaniwan, sir, yung consumption ng sibuyas sa loob ng isang buwan, normal period? Sir, sa loob po kasi ng isang taon, sir, 2.56 kilos po per capita consumption po natin. Ilan? 2.56 po per capita consumption, sir. Ilang milyong Pilipino ang kinukuwenta mo? Sir, sa 114 million po yun, sir. 114 million. Po. So ang sinasabi mo, isang gul kumakain na ng sibuyas? Ayun ba, sir? Hindi po ganun. Kailangan sabihin mo sa amin, okay. So kung halimbawa, 2.56, sir. 2.56 kilos. So sabi mo, 114 million. So, ang ina-assume natin, Mr. Chair, yung mga sanggol na kapapanganak, kumakain na ng sibuyas. Tama? So pagka ganun, ilang kilo dapat ang na-produce natin? Domestic and imported. Sir, bali po kasi sa atin po for a month ay nasa around 21 metric tons po dapat yung atin pong supply po, sir. Napoproduce natin ang 21 metric tons per month. Sir, may mga lean months po tayong tinatawag, sir. So pagka po, pagdating po ng bandang ganito po, February, March, April, May. So, sir, nakakaya po natin yung production, sir. Oo nga, ibibigay mo sa amin sa committee, ilan ang projected na supply at saka yung demand. Para sa ganon, alam ng mga tao o mawawala na ng sibuyas para yung presyo hindi na mo-monitor ng mga hoarders. Kasi, halimbawa, yung buwan ng Marso, alam nila na talagang ang production. Kasi maring alam niya sa inyo eh. Hindi kayo nakapagbibigay ng data eh. Alam na mga hoarders na ang sibuyas na supply ay mawawala. Pipilitin nila ngayon na itago ngayon yan. Efficiency level was down to 140%. Oh. Now, for the month of November, that was within the third quarter, that is when we suffered shortage. Days to last for the month of November was at 17 days. Mr. Chair, imposible yung paliwanag na yan. Alam mo, magsimula ka sa 2020, 113% nga yung sufficiency level. Eh. 2021, 120% pa rin. 2022, 120%. Pupulahin mo kami na November, biglang nawala. Imposible naman. Mali yung data nyo kapag ganun. I cannot believe. It is impossible. Kahit siguro naman high school, hindi maniniwala sa ganitong klaseng pagka. Sir Arnold, is that imported? Imported, in-import yan ano? Total with imports. Precisely, dalawa eh. Local at saka imported, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask Ms. Lea Cruz.
Ano pong pangalan ng kumpanya nila? Ang company po namin sa logistic po is Golden Shine International Freight Forwarders po kami. Sorry po, habagalan niyo. Logistics? Logistic po. Golden Shine International Freight Forwarders. Golden Shine International Freight Forwarders. Yes po. Okay. How old is the company? Ano po, since kami nag-start nun? Since 2005 po, Your Honor. And what is your position in the company? President po, Your Honor. As president, ano pong? At the same time po, nagpa-farming po ako. Okay, let me ask it one by one. Ha? So yes, as president, ano pong trabaho nyo? More on sa tracking po, nag-monitor na mga sa tracking. So that's what you do daily, parang ganon. So hindi naman po kasi maano naman. And I mean, meaning that's your regular yes, activity. Yes, yan po yung regular po. Yes, Opa. Your Honor. Ano po ang business activities na registered itong Golden Shine International Freight Forwarders? More on tracking po yan, tracking. Your Honor. Opa. Pero kasi kanina nabanggit niyo po, may nasabi po kayong farming. So yes, yung farming na yan is under what company? So malamang, ito po ay from a different company. Tama po ba? Yes po, iba-iba po yan. Kasi yung farm naman po, okay, hindi naman po siya nakalaban. Okay, sandali lang po. Mahina kalaban. Okay, yes, so yes. Yung, so in other words, yes po. Sumagot na lang po kayo sa tanong ko para madali ha? Yes, Your Honor. So dahil nabanggit po ninyo na apart from trucking, kayo din po ay nagfa-farming, pero yes, yung po. Farming ay hindi naman registered activity under itong Golden yes. Shine Freight Forwarders. Malamang po, may iba pa kayong kumpanya. Tama po? Yes po, meron okay. po. Ano po ang pangalan ng iba pang kumpanya na pagmamayari ninyo? Hindi po, ano lang po ako doon, incorporator lang po ako doon, Your Honor. Yes, so you are an incorporator. So, in short, shareholder po kayo. Opo, may share po ako yes. doon. Yes, okay. Dito po sa Golden Shine, ilan porsyento po ang hawak nyo ng shares? Hindi ko lang po ma-recall, Your Honor. I-check ko lang po. Magsasubmit naman po ako. No. I'm sure you know that. So sa ngayon po kasi nagkaroon po kami ng majority or not majority? Majority po, Your okay. Honor. Oh, sige. Punta tayo sa pangalawang kumpanya na kung saan ang registered activity ay pagsasaka. Ano po ang pangalan ng kumpanya? Pilbieba po. Paki-spell po. Pilbieba. Pilbieba. P-H-I-L. Bieba. Okay. At ilang taon na po ang kumpanya na ito? Nare-recall ko more than 5 years na po, Your Honor. So 2018 incorporated. More than po, hindi ko po alam exactly po. Mm-hmm. Yung taon magsubmit naman okay. po kami ng record, Your Honor. Hindi ko lang po kasi nare-recall po ako sa inyo. Mm-hmm. Mawalang galang na po, ilang taon na po kayo? 47 po, Your Honor. Wala naman po kayong illness na impaired ang inyong memory? Wala naman po, Your Honor. Okay. So Pilbieba, na kung saan farming? Part po yun sa farming. Okay. Meron po kayong majority stake dito sa Pilbieba? Meron naman. Majority. Okay. Nabanggit niyo po kanina na at one point in your life, kayo po ay involved sa importation or pag-aangkat ng gulay. Tama po? Yung corporation po, Your Apo, Honor. Yes. Through your corporation. Yes at what? So, through what corporation? Yun po yung papacheck ko, Your Honor. Yun nga po yung magsasubmit ako yung hindi, next hearing natin. Hindi po kasi ako, pasensya na po ha. You're 47 years old. Your memory is not impaired. How can you forget how you made money? That's something that you will not forget, ma'am. So, allow me to ask questions. So, kayo po ay nag-angkat ng gulay. Correct me if I'm wrong, you said you stopped doing that in 2014. Tama po? 2014 or 2015 yata, Your Honor. Okay, so but prior to that, you were importing, right? And when did you begin the corporation. Importing? Yes, the corporation. When did during po nung nagkaroon po ng na-establish po yung corporation. Yes, and first of all, let's do it slowly. What's the name of that company? Your Honor, i-check lang po namin para po tama lang din po yung mabibigay ko po na details. Yung next ano po natin. Ano po yung palayaw ninyo doon sa kumpanyang 'yan? I'm sure when you refer to that company,
May palayaw. You don't have to remember the full name, but when you refer to it in ordinary language, you must refer to it to something. Your Honor, sa tingin ko po itong pilbiyaba, ito po yung i-check po namin kung ito po yung sinimina-mention ko. So as of today, in this hearing, yes po, where you are under oath, that it was under pilbiyaba. Yes, Your Honor, para kaya however, gusto ko lang po maklarify po talaga kaya. Answer. So your tentative answer is pilbiyaba. Yes, Your Honor. However, 2018 lang nag-exist ang pilbiyaba. Hindi po, more than, kaya ko po sinabi, Your Honor, more than, kaya gusto ko pong ma-check, Your Honor, sa akin. Be careful, madam. Ay, sorry you are under oath. Sorry po, Your Honor.